Hi, welcome back to my channel, Monatology, dito sa New York. So, pag-uusapan po natin for today is about yung ICC, kung paano, kung mag-issue sila ng warrant of arrest, ano, at ano nga ba ngayon ang talagang status ng lagay ng kaso ng DJK, ano, sa Pilipinas, sa ICC. So, matatandaan po natin na nagbigay pahayag 3 days ago si Senator Sunny Trillanes na ini-explain niya kung paano ito pwedeng mangyari at posible talaga mangyari na ma-arrest si Duterte and the company, ano. So kasi nga sinasabi ng nila Duterte na we are not a member of ICC, so paano niyo kami imbestigahan, paano niyo kami arrestuhin. So ang alam ko doon, technicality nga, although walang kumbaga authority na mag i-implement nito dahil nga hawak nila yung gobyerno as of now, kumakampi si Marcos kay Duterte at nagpahayag din na hindi niya susuportahan yung ICC sa pag-imbestigasyon. But actually, sinasabi ni Senator Trillanes na nakarating na sa Pilipinas ang ICC at tapos na yung investigasyon, kumbaga nakabalik na sila. It's done, sabi ni exactly sinabi ni Senator Trillanes na maaaring bumalik na lang doon for probably additional information or investigation, but 100% almost done na daw yung investigation, ano. So nakuha na nila talaga yung siguro yung mga majority ng kailangan doon sa kaso. So ang tanong kasi doon, sinasabi kasi ng mga DDS, ano, mga BBM na paano nyo i-arrest ng ICC ang sina Duterte, ano, hindi naman, walang giving body or wala silang jurisdiction ang ICC daw doon sa Pilipinas dahil hindi member ng International Court. Dahil nga sabi, di ba, nag-pull out si Duterte during his time sa ICC. Pero ang sagot dito ni Sunny Trillanes ay pwede mangyari yun dahil ang Pilipinas ay member ng Interpol. So kung wala kumbaga magpa-implement nito na mga kapulisan or, you know, or court sa atin, yung mismong Interpol ang gagawa nito, kasi nga, 'di ba, member tayo ng Interpol. So ibig sabihin, yung lahat ng mga criminal international na mga nagtatago na may kaso, dumadaan sa Interpol. So kung tayo, paano mo ipo-pull out yung pangalan mo sa Interpol? Paano yung mga previous cases na hinahabol din ng Pilipinas, ano, ng Philippine Court? So, hindi mo pwedeng i-pull out yung Interpol. So, hindi mo pwede yung i-abolish. So, yung mismong Interpol ang mag-aaresto dito sa mga, kumbaga, kung mapatunayan sa court, ng ICC court, na sila Duterte at company like Bato and Sara are guilty of crimes, ano, na kinumit nila sa EJK. And maliwanag, napakadaming ebidensya hindi naman ito kakaila ng napakaraming tao doon sa mga tao na may mga sariling pag-iisip. They know that they committed a very, very heinous crimes against humanity, and yung namatay hindi naman hundreds lang, thousands, and karamihan ay nadamay lang daw, ano, no. And it's so unfair kasi mga batang-bata yung mga pinapatay nila. So yun ang nakakarimarim doon. And by the way guys, doon pa lang doon sa book nga pala, I wanna tell you na binasa ko na, tapos ko na pabasahin yung book ni Patricia Evangelista, ano. And I recommended it kasi talagang it's well written and in detailed, and hindi ito fake news. Dahil si Patricia Evangelista ay isang journal na investigative journalist ng Rappler for, so yung book ay kinumpile niya po for 6 years. Doon po sa 6 years na yon, lahat po ng nakalagay doon ay detalyado at talagang meron siyang proof na ito ay totoo at hindi fake news doon sa mga pinapatay ng mga ng administrasyon Duterte. So sasabihin natin ba na they deserve to die? These people are petty
petty drug addicts, hindi sila drug lords, kundi mga petty criminal, like magnanakaw. Okay, pero sabi nga, everyone deserves a second chance. Everyone deserves a human rights, ano, na sa due process, na dumaan sa korte. So, maling-mali po. So, siguro sa mata ng mga ignorante, sa mga mata ng mga mahihinang mag-isip at kulang sa edukasyon, ito'y normal lang na, oh, okay lang. Mga criminal kasi yan, dapat lang na ganun ang mangyari sa kanila. But this is so unfair, ano. Alalahanin natin, guys, na yung mga pinatay nila, maraming tao na naapektuhan, hindi lang yung tao na pinatay nila, kundi yung pamilya noon, ng mga nawala ng anak, nawala ng asawa, nawala ng kapatid, ano, nawala ng lolo, ano, nawala ng partner sa buhay, and alam natin lahat kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay, and lalong-lalo na kung yung mga anak niyo naman ay hindi naman talaga guilty, at kumbaga gustong may pag-asa pang magbagong buhay. Pakinggan po natin yung sinasabi po ni Senator Trillanes doon sa interview niya po sa ANC, okay? So, here's the interview, guys. Ang unang nagsabi na malapit na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration. Makakausap natin ngayon si Senator, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or is here? Is or was here? Based on very reliable sources, ano? At ano yan, titindigan po natin yan. We have proof to or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at yung buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. Mm-hmm. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang lumabas, sorry, na pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators? Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, eh, mapuprove po yan, no? Mm-hmm. Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano mang records na kailangan, mm-hmm, to prove that. Pero that is, I think, beside the point, ano? Kasi tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanila investigation, okay, as far as the principal accused is concerned, no? Mm. Yun. Kung babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of respondents, no? Mm-hmm. Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months, no? So ang estimate po natin, mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Mm-hmm. Okay. Did they also, if they looked into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, mm-hmm, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Okay, ganito po, no? Ang since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila maobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol, yes, at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. Mm-hmm. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Mm-hmm. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, no, ang Pilipinas miyembro ng Interpol,
That means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the Interpol that asks for a service of warrant. Opo. So ang Interpol po kasi, wala naman silang mga elemento dito, no? Sila lang ang mag-coordinate. Pag miyembro ka ng Interpol at may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, no? Kagaya natin, ano, nag-request tayo sa Interpol na i-arrestuhin itong si dating Congressman Tevez. So ngayon, yung kung nasa ang bansa si Tevez, sila ngayon ang magse-serve nung warrant na yon para sa atin. Mm-hmm. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon, isi-serve yun. Mm-hmm. Okay. There you go. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa Monatology. See you in my next video. Bye!